Fox. Frequently asked questions. 3-month moratorium on all Pag-ibig Fund loans. Ano po ang ibig sabihin ng moratorium? Ang moratorium ay postponement of payment or extension of payment due date na ang resulta ay ang pagpapahaba ng loan term. Ano po itong 3-month moratorium on all loans na inaalok ng Pag-ibig Fund? Ang Pag-ibig Fund ay nag-aalok ng 3 buwang moratorium o postponement sa pagbabayad ng loan para sa mga miyembrong may Pag-ibig Housing Loan, Multipurpose Loan or MPL o Calamity Loan na lubos na naaapektuhan ng sitwasyon dulot ng COVID-19. Sa ganitong pag-postpone ng due date sa mga loan payments, mapapahaba rin ang loan term ng nasabing loan ng 3 buwan. Aling payment due dates ang ma-extend o mauurong sa ilalim ng moratorium na ito? Ang mga loan payments na due o kailangang bayaran mula Marso 16 hanggang Hunyo 15, 2020 ang ma-extend. Ibig sabihin, kung ang payment due date ninyo ay Marso 16, ito ay uurong sa Hunyo 16. Ang mga kasunod na due dates ay uurong na din matapos nito. At kung ang moratorium ay para sa inyong housing loan, dapat ay hindi lumagpas sa 70 years old ang inyong edad sa huling buwan ng pagbabayad sa inyong loan kapag na-i-adjust na ang loan payment period matapos i-apply ang moratorium at maiurong ang lahat ng due dates. Sino po ang makaka-avail nitong 3-month moratorium on all loans ng Pag-ibig Fund? Ito ay maaaring applyan ng mga miyembrong kasalukuyang may Pag-ibig Fund housing loan, multipurpose loan o calamity loan na lubos na naapektuhan ang pangkabuhayan at kita o di kaya'y pansamantalang nawalan ng trabaho o negosyo dahil sa pagsasailalim ng bansa sa state of calamity at state of public health emergency. May Pag-ibig housing loan ako. Ito ba ay maaari kong i-apply sa moratorium na ito? Kung ang inyong Pag-ibig housing loan ay napapabilang sa aming affordable housing loan program kung saan ang inyong nahiram ay di hihigit sa 750,000, maaari na po agad itong mai-apply for moratorium. Maaari ko pa rin bang i-apply sa moratorium na ito ang Pag-ibig housing loan ko kahit hindi ito napapabilang sa affordable housing loan program? Pwede po, maaari nyo pa rin itong mai-apply for moratorium. Kailangan lamang ay updated ang inyong pagbabayad as of 16 March 2020. Kung hindi updated ang pagbabayad ko sa aking Pag-ibig housing loan, makakapag-apply pa rin ba ako ng moratorium? Pwede pa rin kayong mag-apply ng 3-month moratorium, subalit ito ay dadaan muna sa evaluation. Ipinapaalala po namin na maaaring hindi lahat ng aplikasyon ng aming matatanggap ay maaaprubahan. May Pag-ibig multipurpose loan ako. Ito rin ba ay maipapasok ko sa moratorium na ito? Maaari ninyong i-apply para sa 3-month moratorium ang inyong Pag-ibig MPL kung kayo ay nakapagsimula na ng pagbabayad nito bago mag March 16, 2020. Hanggat maaari ay updated rin dapat ang pagbabayad nito. Kung may di kayo nabayaran sa inyong MPL, hindi ito dapat lumagpas sa 6 na buwang bayad. Ganito rin ang patakaran para sa calamity loan. Kailangan ko po bang mag-apply upang makakuha ako ng moratorium para sa aking loan? Opo, kinakailangan po nilang mag-apply para sa moratorium na ito. Ang 3-month moratorium ay assistance na inaalok ng Pag-ibig sa mga borrowers na lubos na naapektuhan ng kalagayan ngayon dulot ng COVID-19 pandemic. Gayunpaman, maaaring may mga miyembrong may sariling dahilan at kakayanan upang ipagpatuloy ang kanilang loan payments sa mga panahong ito. Sa pamamagitan ng pag-apply, binibigyan namin ang aming mga miyembro ng pagkakataong makakuha ng moratorium o magpatuloy sa kanilang pagbabayad ng loan. Paano mag-apply para sa moratorium o payment due dates extension na ito? Ang aplikasyon para sa moratorium ay maaaring gawin online sa pamamagitan ng virtual Pag-ibig. Para mag-apply, pumunta lamang sa link na ito. Pakitandaan po lamang ang reference number ng inyong matatanggap bilang patunay na ang inyong aplikasyon ay aming natanggap.
Hanggang kailan ako maaaring mag-apply sa 3-month moratorium o payment due date extension on all Pag-ibig Fund loans na ito? Maaari po kayong mag-apply hanggang Hunyo 15, 2020. Oras na ako ay mag-apply, automatic approval po ba ito? Hindi po. Ito po ay aming i-evaluate ayon sa patakaran na nilaan para dito. Paano ko malalaman na approve na ang aking aplikasyon for moratorium o extension of payment due date? Amin pong ipapaalam sa inyo sa pamamagitan ng text message o email ang resulta ng inyong aplikasyon. Kung ang aplikasyon ko for moratorium o payment due date extension ay maaprubahan, kailangan ko bang bayaran ang 3 buwang payments matapos ang moratorium period? Hindi po. Ang moratorium ay pag-uurong ng due dates ng inyong loan. Oras na ma-approve ang inyong moratorium application, uurong ang due dates ng pagbabayad sa inyong loans. Halimbawa, kung ang inyong due date sa loan payment ay Marso 16, may uurong ito ng Hunyo 16. Ang due date sa Abril ay mauurong sa Hulyo. At ang due date sa Mayo ay mauurong naman ng Agosto. Wala itong penalty o interest kahit naiurong ang due date o deadline ng pagbabayad. At halagang 1 month na payment pa rin ang pagbabayad sa extended o sa bagong due date ninyo. May processing fee po ba ito na kailangang bayaran? Wala pong processing fee ang pag-apply sa moratorium na ito. Ang babayaran nyo po lamang kung sakaling maaprubahan ang inyong aplikasyon ay ang 3 buwang insurance premium na idaragdag sa unang loan payment ninyo na base sa inyong extended due date. May post-dated checks o PDCs po akong naisubmit para sa aking Pag-ibig Housing Loan. Ito po ba ay dideposit na nila? Ang inyong PDCs ay naka-hold magmula pa noong 23 March 2020. Hindi po namin ito i-deposit sa mga panahong sakop ng inapprove na moratorium schedule ninyo. Subalit, kung hindi po kayo mag-apply for moratorium o di kaya'y ang inyong aplikasyon ay di maaprubahan, ang inyong mga cheque na maaari nang ma-deposit ay aming i-deposit oras na matapos ang enhanced community quarantine sa inyong lugar. Saan po mapupunta ang aking mga naibayad sa period ng moratorium matapos ma-approve ang aking aplikasyon para dito? Maaari ko ba itong ma-refund? Ang mga naibayad po ninyo sa mga petsa na sakop ng moratorium ay ituturing na advance payment sa inyong loan. Paano kung hindi ako nakapagbayad ng aking loan payment at hindi na-approve ang aking aplikasyon for moratorium? Makakatanggap po kayo ng abiso sa kailangan ninyong bayaran upang ma-update ang inyong loan account sa Pag-ibig. Ito ay sa pamamagitan ng isang billing statement na ipapadala sa inyo kung ito ay Pag-ibig Housing Loan o sa pamamagitan ng inyong employer kung ito ay Pag-ibig Multipurpose Loan o Calamity Loan. Sakop na rin ba ng moratorium ang extension of payment due date na ito ang mga miyembro sa Visayas at Mindanao? Opo, ang 3-month moratorium na ito ay inaalok po namin sa lahat ng aming miyembro sa buong bansa. Kasama na po dito ang ating mga Overseas Filipino Workers or OFWs na lubos na naapektuhan ang pangkabuhayan at kita o di kaya'y pansamantalang nawalan ng trabaho o negosyo dahil sa pagsasailalim ng bansa sa State of Calamity at State of Public Health Emergency. Magkakaroon ba ng karagdagang penalty ang aking loan kapag hindi ako nag-apply ng moratorium o extension of payment due dates at hindi ako nagbayad sa aking loan? Opo, kung kayo ay hindi nag-apply para sa moratorium o extension of payment due date para sa alinman sa inyong loans, hindi ma-extend o maiuurong ang inyong due dates. Dahil dito, mananatili po ang inyong obligasyon na bayaran ito sa original na due date nito. At kung lalagpas po ang pagbabayad ninyo sa original na due date, magkakaroon po ng karagdagang penalty ang inyong loan. Kung nag-apply ako ng moratorium sa aking housing loan, maaari pa ba ako mag-apply ng ibang loans mula sa Pag-ibig Fund? Opo, maaari pa rin po kayong mag-apply para sa ibang loans at benepisyo ng Pag-ibig Fund matapos mag-apply para sa moratorium o extension of payment due dates na ito.
Maaari ko bang i-apply ang higit sa isang uri ng loan for moratorium? Opo, maaari po ninyong i-apply for moratorium ang lahat ng inyong Pag-ibig Fund loans sa ilalim ng moratorium na ito upang aming ma-evaluate. Maaari bang employer ko ang mag-apply ng moratorium o extension of payment due dates ng para sa aking Pag-ibig Fund multipurpose loan o calamity loan? Opo, maaari ninyong i-request sa inyong employer na sila ang mag-apply ng 3-month moratorium o extension of payment due date ng inyong Pag-ibig Fund multipurpose loan o calamity loan.